Yeah, hello guys. Ako nga pala si Remy. Ayan, at may bago akong YouTube channel. Wala pa akong alam na content, pero ang naisip ko, since lockdown po ngayon, Friday po siya, Holy Friday, Holy Week po ngayon, talagang medyo nabubor po ang tao. Kaya karamihan ng tao ginagawa, naghahanap ng mapagkakabalahan. Naisip kong unang content para sa aking first video sa aking vlog ay maghahanap tayo ng mga pwedeng pitasin o kaya ay hanapin dyan ng mga pagkain na pwede natin kainin. Pwedeng merienda, pwedeng pan-dinner. Ayan. Dito sa munti naming tahanan, tsaka din sa paligid ng aming bahay. Eh. Marami kaming mga tanim dito na pwede natin makunan ng mga pagkain. Ayan, karamihan dyan, marami kaming mga malunggay. Ayan. Kasi mahilig kami sa dinengdeng, mahilig kami sa malunggay. Ayan. Tapos may mga bunga rin siya, may mga bulaklak din siya na kinakain din. May mga prutas din po, may mga bayabas, kamatsili. Meron din kaming, ang tawag namin sa Ilocano, karamay. Kalamay siguro sa Tagalog. Yeah? At meron din po kami mga iba pang pagkain like papaya, yung alukon, mangga, meron din mangga. Yeah. Mamaya makikita nyo sa vlog natin. Kaya enjoy lang. Please subscribe sa mga makakapanood nito. Ito nga pala yung anak ko, si Andre, tsaka pamangkin ko si... Jacob, may YouTube channel din sila, The Kids Squad. Ayan. Please. Okay. Okay, enjoy. Umpisa na natin 'to. All right, ayan, tara na po para makita niyo po yung bahay namin. Itutur ko po kayo. Ayan, ikutin natin 'tong bahay namin para makita niyo rin yung mga nasa paligid ng bahay namin. Tingnan niyo, ang daming mga puno. Ayan, mas marami pa 'yan noon, kaya lang nagpa-cut kami ng mga nilina kasi syempre maraming kalat, tapos in preparation na rin sa parating ng mga rainy season, mga bagyo. Ayan. Delikado kasi pagka may mga malalaking puno sa tabi ng bahay. Ayan, ito po. O, dito pa lang po marami ng mga halaman, ano? Ito pwede rin kainin to kapag talagang wala nang makain. Ito ginagawang pansahog po sa litsyon. Ayan, kung alam niyo po yan. Alright, dito tayo sa northern part, north hilagang bahagi ng aming bahay. Ayan, dito po meron po kayong makikita na puno ng bayabas na napakasipag po mamunga. Ayan o. Oh. Ayan, pwede na yata yun o. Jacob, tignan mo kung pwede na yan. Hindi kayo ma, hindi pa. Bakit hindi pa pwede yan? Dito daw. Uy, meron daw. Meron daw. Ayan, ang daming mga tao ngayon, mga kaplato. Kaplato na lang tawag ko sa inyo kasi mamaya ilalapag natin sa plato yung mga makakuha natin pagkain. Ayan, dahil marami na po ang kapos sa pagkain dahil sa lockdown. Ayan, kaya namin naisip tong content na ito. Para po ma-inspire yung iba na maging ano ba tawag dito? Maging magkaroon ng initiative na ayan, mag-isip ng paraan kung paano makakuha ng pagkain. O ito, pagkain na po ito. Ayan, bayabas. 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 Sa wala na rin pambili ng pang-ahit. Okay, ito po malunggay. Oh, nandito po sa harap ng bahay namin, malunggay. Ayan. Dati malaki po to. Dati marami po siyang sanga. Kaya lang tinabasa namin, binawasan yung sanga. Okay, ito. Ayan, nakita niyo po. Maliit na bunga ng ano ng malunggay, hindi pa po pwede 'yan. Ito pwede na yata. Pwede yata to or baka matigas na. Ayan, meron din siyang bulaklak.
Kinakain din po yan, yung bulaklak ng malunggay. Kinakain din po. Ayan. Pwede isama dun sa dinengdeng, o ang tawag namin, inabraw. O pwede rin po, gawing salad. Ito po, may tanim din po kami dito na dragon fruit. Kaya lang, seasonal po siya. Dragon fruit. Sikat po yung dragon fruit dito sa norte. May marami po ang mga nagtatanim ng dragon fruit. Ayan. Pagka season po niya, na namumunga siya, siguro hanggang 10, nakakasampung bunga din po yan pag nag-harvest kami. Ito po yung tinatawag namin dito na karamay. Ewan ko po, tawag din sa Tagalog. Nakalimutan ko, kalamay yata. Ayan o. Kaya lang, konti na lang yung bunga niya. Ayan. Pinagpipitas ng mga bata sa kapitbahay. Kasi sa sobrang dami, hindi naman namin kayang kainin lahat. Kailangan naman ito lang yung kinakain namin araw-araw. Kaya yung iba, hinahayaan na lang namin yung mga ibang bata, ibang tao na mamitas dito. Ayan, at saka syempre, pagka kailangan ng ulam, tsaka ulam, pa ba? Pulutan, ayan. Dito meron kaming ano dito, kulungan ng manok. Ayan, kung hindi ako nagkakamali, mahigit 100 po yung bilang ng manok namin. Nag-umpisa po kami sa 8 yata or 7. Tapos ngayon, mahigit 100 na siya. Dito, halos every other day kami nag-harvest ng mga itlog. Yung iba, pinapapisa namin para maging sisiw ulit siya. Para maging sisiw. And then eventually magiging manok. Pero yung iba, hinaharvest namin para pang ulam, lalo na sa breakfast. Okay, pasukin natin yung tingnan nyo, kumakain na siya ng bayabas. Ayan, pasukin natin yung kulungan ng manok. Kaya lang, huwag tayo maingay, may natutulog. Pasok tayo. Pasok tayo dito sa aming munting poultry. O yun o, dito pa lang sa bungad. Wait lang dito ba. Dito pa lang sa bungad mga kasin. Ayan, makikita nyo na. Hello mga eggs. Ayan, hingi tayo isa. Ayan. Ay, huwag na lang pala, kawala. Itlog na naman kanina umaga mga kaplato. Itlog kanina umaga. Kaninang tanghali. Wala na maitlog ulit ngayon, hapunan. Ayan o. Yan yung mga ano, tawag namin dyan, baki. Dyan sila nangingitlog. Yung mga upa. Yung mga babae. Ayan, nangingitlog. Perfect video kasi contain tayo sa my house. Ayan, dito may mga baki rin dito. Ayan. Ito ha, mga kaplato, ang dami. Ang dami pang tinola. Pwede adobo, tinola. Pwede rin siyang awang dito. Siniusiwan. Yung kasama yung dugo. Doon sa sabaw. Ayan, dami mga. Oy, kaway kayo. Say hi kayo. Oh, yan, shout out. Shout out daw sa mga kamag-anak nila, mga kalahin nila, mga manok. Ayan, nanonood. Ayan, ito yung mga maliliit. Oh. Ayan, oh. Hello mga chicks. Oh, dami naming chicks ano. Yeah. Pero ako wala akong chicks. Yan chicks. Yeah. Oh, takot sila sa akin. Yeah. Walang niya kayo pagka may dala akong pagkain, labit kayo nang lapit. Ngayon camera ang dala ko. Layo kayo na layo. Ano yun? Camera shy kayo. Oh, kumpul-kumpul. Okay, say cheese! Smile! Ayan po, mga manok. Meron din po dito sa loob. Ayan. Ito po yung mga pagkain nila. Ayan. Panay po ano. Panay ipot. Wow, ayan po. Mais na may kasamang feeds. Ito naman po, purong feeds naman po ito para doon sa mga maliliit na masisiw. Apo, ito.
Ito naman po, avocado. Wow. Ito, avocado. Ayan, avocado po ito. Ayan, may bunga oh. Meron po siyang bunga. OMG, avocado. Kita nyo? Kita nyo? Bunga? Oh. Kung hindi nyo kita, malabo yung mata nyo. O kaya, malabo tong camera ko. Avocado. Oh, ayan. May aba tayo rito. Pagkain din yan. Hindi tayo maubusan ng pagkain kahit na lockdown tayo na isang taon, mga kaplato. Ito, alokon din, oh. Alokon din ito. Nagadid din, Andre. Ayan, alokon. Oh. Kung meron tayong native na manok, pag niluto natin, tinola, ano ang masarap na sahog? Siyempre, papaya. Kaya lang, walang bunga. Doon tayo sa may bunga. Ito, ito. May bunga na rin siya, kaya lang maliit pa. Maliit pa siya. Yan, ito mga kaplato. Pwede na tayo magtinola niyan. Meron na tayong bunga ng papaya, meron tayong manok. Kompleto na. Pwede rin natin sahugan ng dahon ng malunggay. Ito, malunggay na naman to. Hilera to mga kaplato. Ito, hilera to. Marami dyan mga malunggay. Hmm. Eh, hindi naman naubusan yan. Pagka kumuha ka ng mga dahon yan, eh, tutubo rin naman. Kaya, sa awa ng Diyos, dahil sa mga halaman na to, hindi tayo makawalan ng mga kakain, mga kaplato. Kahit na, pero wag naman sana tumagal tong lockdown. Aram ko maraming mga kawawa, marami yung mga less fortunate na walang makunan ng pagkain. Yung mga umaasa lang sa daily wage nila, sa daily sahod nila, wala naman trabaho, so wala silang sahod. So ngayon, umaasa sila sa ayuda ng gobyerno. Kaya lang, itong gobyerno natin, ewan ko ba, bakit natatagalan. Ito, kain lang ni Jacob ng bayabas, nangunguha na naman ng kamatsili. Ayan, kamatsili, malaking, dati ang daming kamatsili rito, kaya lang, ayun o, wow, red na red. Kumain ng mangga, gusto mo kumain ng maasim, ito lang, malapit lang. Hindi mo na kailangan ng panungkit, hindi mo na kailangan umakyat, kasi ito, mga paborito ng mga naglilihi, mangga. Kaya mga kaplato, oh, pwedeng ito ihain natin. Ito, gusto nyo to? Lagay natin sa plato, tapos sausaw natin sa alamang. Wala yata tayong alamang. Mm-hmm. Ay, buhay probinsya. Napakasarap ng hangin, no? Oh. Tingnan nyo mga kaplato, oh. Kung gusto mong pumamitas, gusto mong kumain, pitas ka na lang. Hindi mo na kailangang umakyat. Ayan, dami oh, kamatsili, may saging. Ayan, saging, gabi. Pero tayo, dati may mga tanim din kami dito, dati na kamote, tsaka talong. Kaya lang, syempre, pabago-bago ng panahon. Ayan, tanim din po namin to. Mga tanim namin na kasaba. Balangkoy ang tawag namin. Kamoteng kahoy yata sa Tagalog. Eh. Ito, nasa gilid lang po ng bahay namin. Atis. Masipag po mamunga to. Kaya lang, hindi po niya season ngayon. O, tignan nyo. Pati yung mga display namin ng mga halaman, may papaya rin. O, papaya. Ang daming papaya, no? Ayan, nililipat po namin niya paglaki, nililipat po namin sa likod. Kasi importante po yung papaya. Kasi mahilig po ako sa papaya. Kaya pag malaki po yung papaya, mas gusto ko po yung... Sarduelas na. Ito. Dito may sinigwelas din dati, bago pa nagkaroon ng studio. Ito, may maliit kami na parang saging. Meron kaming papaya rito sa harap ng bahay. Meron kaming sili. Sili po yan. Ayan, meron din malunggay. Ayan, malunggay. Ito, meron din po. Tae po ng kalabaw. Meron din po. Kain ng kabayo. Ayan. Pero hindi po kinakain yun, ha? Ayan, ito po yung studio namin, ha? Ayan.
Baliktad lang. Baliktad. Kasi naka-front cam tayo. Neymar's Studio. Ito yung pangalan po ng studio namin. And may YouTube channel din po siya. I-search nyo lang po Neymar's Studio. Mostly po mga Ilocano songs ang ina-upload namin doon, ang content. Ilocano program, Ilocano drama, comedy. Pero may mga Tagalog parodies din po ako. Yeah. Kung ano, kung depende kung ano yung trending ngayon, ginagawan ko po siya ng parody, Tagalog o kaya Ilocano. Ayan, pasok na po tayo sa loob ng bahay para makapag prepare po ng iluluto natin ngayon, mga kaplato. Ayan, kita kits. Mga kaplato, ito na yung karugtong. Karugtong ng ating new vlog. Ayan, dahil nakita nyo na yung mga pananim dyan sa paligid ng bahay namin. Ngayon naman, magluluto tayo ng hapunan. Ayan, na galing mismo sa bakuran namin. Ayan, ito ang napili namin. Ayan, malunggay as usual. Ito yung pinakamadaling maluto. Dahil kaninang tanghali, ang ulam namin ay pritong Gigi. Ayan. Pritong galunggong, tsaka isdang, ang tawag namin dito, siriw. Isang uri ng isda sa dagat na hindi ko alam kung ano sa Tagalog. Ayan. Ngayon, nagpapakulo na tayo ng tubig, mga kaplato. Ito na siya. Ayan, mga kaplato. Papakulo na tayo ng tubig, tapos nilagay na natin yung isang piraso ng piniritong Gigi, itong galunggong, para pampalasa, ano, sahog para doon sa dinengdeng na malunggay na may kasama pang sitaw at saka okra. Ayan, sitaw at okra. Ito naman, hindi ito galing din sa bakuran namin, kundi binili namin sa nagtitinda ng gulay. Yeah, at least ito, galing mismo sa bakuran natin to. Maski walang sitaw tsaka okra, ayan, pwede na tayo mag-ulam. Ito naman yung galunggong, binili namin dun sa nagtitinda ng isda. Diyan mismo galing sa dagat, malapit din dito. Ayan, next vlog natin pagkatapos ng lockdown. Siguro pasyal tayo doon sa ilog tsaka doon sa dagat, malapit lang po dito sa amin. Medyo matagal lang na boil yung tubig kasama yung isda, at yung sabor nung, o yung lasa ng isda mahalo na doon sa tubig. Ayan, titimplahan na natin, lagyan na ng bagoong, tapos pag okay na yung timpla ng bagoong, pag kumulo ulit, ilagay na po natin yung sitaw tsaka okra. Ayan, kasunod nun, pagka malapit na maluto yung sitaw tsaka okra, panghuli po yung dahon ng malunggay, parang itatoppings natin, and then, yun na. Tapos mamaya, i-video ko po yung naluluto lang na dinengdeng na malunggay na may kasamang okra tsaka sitaw, tapos kakain na po tayo. Ayan, mga kaplato! Luto na po yung ulam natin na dinengdeng na malunggay. Yan, malunggay galing po sa bakuran namin. Yan, ngayong panahon ng lockdown talaga, kailangan na i-maximize na natin yung mga pwedeng kainin dito sa bakuran. Yan, ito yung malunggay na dinengdeng, may kasamang sitaw tsaka okra, tapos may sahog na yan, piniritong galunggong. Yan, lasa nito napunta na po doon sa sabaw ng dinengdeng. Yeah, paborito po yan ni Baby Jael at saka mga squad mates na sina Andre at saka Jacob. Sila po ang magte-taste test. Yeah, hulaan nyo po kung sino sa kanilang dalawa yung pinakamalakas kumain. Yeah. Obvious. Obvious. Ito na mga kaplato. Si Andre. Nag-vlog din habang kumakain. Ito na po yung pagkain ni Jacob. Oh, sarap. Tingnan natin kung masarap ba itong luto natin na dinengdeng malunggay
na may kasamang sitaw. Yung isang kutsara lang, meron ng okra, may sitaw, tsaka malunggay. Tsaka may konting sabaw. Sino kung may mag-tiktok dito? Ayan. Comment down below. Tikman natin. Tikman natin kung masarap. Please follow my TikTok channel and the TikTok channel. Siyempre naman. Kasi kaya nyo sa side kanina, di ba? Sino ang mahilig mag-tiktok? Dali. Sino ang mahilig mag-tiktok? Comment down below lang po. Sino ako? Sino ako? Nakalimutan ko ng pangalan ko. Pasara. Yan. Yan. Thank you mga kaplato. Ayan, sa susunod na vlog po natin, ibang putahe naman, ibang ulam naman ang ilalagay natin sa mga plato. Ngayong panahon ng lockdown, stay safe lang. At saka i-observe lang natin ang social distancing mga kaplato. Pray lang tayo na sana mapuksan na itong COVID-19 na to. Ayan, hanggang sa susunod na vlog natin. See you guys!